Quezon Research, World Hijab Day is an annual event founded by Mas Macao in 2013. It is being celebrated every February 1st in 140 countries worldwide. Ayon sa mga organisador ng event sa Banda Ibigan at TAS, nais nilang maranasan na mga kababaihan ang pagsusuot ng hijab at maitaguyod ang pagkakaisa sa mga kababaihang Muslim bilang marginalisadong grupo sa lipunan. Matatagpuan din sa digital poster na nakita ko sa internet ang salitang beautiful, confident, at empower. Natila nagsasabing pareho lang ang ating mga layunin bilang mga grupong pangkababaihan. Maganda nga ang pagkakaroon ng ganitong alakayan para magkaunawaan. Sa punto de vista naman ng Delmion Gender Office, ang pagtaguyod ng forum na ito ay napapanahon dahil sa konkretong diskriminasyong nararanasan ng mga kababaihang Muslim na nagsusuot ng hijab. Bagay na tatalakayin ng ating mga kapagsalita at siyang pamunahing dahilan ng paglulunsad ng forum na ito. Bilang pamunahing opisina sa Delmion na may tungkuling i-mainstream ang mga gender issues sa campus, sa pagtuturo, research, public service, and administrative work, nakikita ng DGO na may suliraning nagbubula sa pagsusuot ng hijab at na ang mga suliraning nagbubula sa pagsusuot ng hijab ay maaari nating ibuhay sa mga suusapin ng cultural sensitivity, religious tolerance, women's choice, people's concrete condition, interfaith solidarity, unity, and diversity. Paano nga ba isinasabuhay ang cultural sensitivity? Maididikta ba natin ito sa isang grupo ng tao? Kahit sa pananaliksik, sinasabi natin kailangan igala ang kultura ng mga kalahok. Hindi rin lahat sa atin ay katoliko. Kung gusto natin igala ang ating paniniwala, bakit hindi ang mga kaiba sa ating pananampalataya? Sa pilitan ba o voluntary ang paghihijab sa mga kababaihang Muslim? O may choice sila? Ano-ano ang iba't ibang perspektiba o pananaw sa paghihijab? Imposed ba ito na nakaugat sa matandang kapaniwalaan na kailangan takpan ang lahat ng maaaring magbigay ng kasalanan sa lalaki? O simbolo ito ng modesty at propriety sa harap ni Allah? May choice ba ang Muslim women na mag-hijab? Hindi ba sila itatakwil o pag-usahan kung hindi nila ito pinigil? Sa mga pumiling mag-hijab, ano-ano ang mga nararanasan nilang diskriminasyon at pang-aapil? At sa mga naka-hijab man o hindi na mamamayang Muslim, paano sila naaapil? At ano-ano ang iba pang anyo ng kaapihan na kanilang nararanasan? Paano nga ba tayo makikipabuhay sa isa't isa na gumagalang sa ating mga pagkakatulad at pagkakaiba? Higit sa lahat, paano kaya natin patatagin ang ating pagkakaisa para sumulong ang ating lipunan at matapos
ang opresyon at diskriminasyon. Every day is a hijab day. So you don't have February 1 as a hijab day. You have all the years of the days of the year as your hijab day. So kaya kami with the University of the Philippines Institute of Islamic Studies, sinabi namin na hindi tayo susunod doon. Baka kasi maging innovation sa ating religion at hindi matanggap. Gano'ng man kaganda kung ito ay isang innovation, baka hindi rin tanggapin ng ating mga ibaga. Gano'ng pagkabalid yung claim ng mga Muslima na nakahijab na sila ay nakakaranas ng discrimination. Siyempre, nakita niyo yung mga discrimination din sa akin. Sa akin, sa totoo lang, nung nag-hijab ako, nung ako'y mag-Muslim noong 2003, after 1 month, nag-hijab ako, maganda ang sinarubog sa akin ng papalaran. Natanggal ako sa trabaho. Diba? Walang kaabot-abot, pinigyan ako ng cis and disease portal. Alam naman ako kasalanan. Ang kasalanan ko lang, nag-cover ako. Yan yung sinasabi natin, yung pagko-cover, ito ay isang paraan ng paggalang sa ating sarili. Paraan upang tayo ay magpakita ng dignidad at pagkilala, no? Ang pag-cover sa ating honor, sabi na, honor ng isang babae. Ang una, ano ba yung pinagagalingan ng mga karapatan natin? Mismo ang ating constitution ang nagsasabi niya. At ano pa, may isang pangbatas, yung Republic Act 1910. Ito yung Magna Carta for Women. Nilalaman ito ang lahat ng karapatan ng mga kababaihan at ng mga batang Muslim. And then ano pa, meron limang ahensya ng gobyerno ang nagbigay ng mga ordinansya para sa pagsusot ng hijab. Ang una, yung Department of Education. Ang pangalawa, yung Department of Health. Ikatlo, yung Commission on Higher Education. Ika-apat, ang kaibigan natin, National Bureau of Investigation. At ang panglima ay ang Professional Regulation Commission. Isa-isahin natin. Next slide, please. Alright. Anong particular na seksyon o artikulo sa Constitution ng Pilipinas, the 1987 Constitution, Bill of Rights, and ito po yung Article 3, particular sa Section 5. Sinasabi, at mabasahin ko po muna, no law shall be respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for exercise of civil or political rights. Sabi ng Constitution, panghabang buhay na papaitagan ng ating bansa ang pagpapatupad ng mga ang exercise ng ating karapatan at ating religious freedom. So, walang sino man ang pwede humatlang sa atin kung gusto natin magsuot ng hijab o kahit ng niqab. Concrete example, yung mga experiences ng mga kababaihan pagdating sa pagsusuot ng hijab. Ito yung unang katanungan ko sa kanilang dalawa. Bilang isang babaeng Muslima na sa inyong profession na magkaiba, ano yung mga instances na ma-share niyo sa amin na na-encounter ninyo patungkol sa pagsusulot ng hijab? The worst experience ever I had with hijab was when I was a postgraduate intern. Trabaho ng mga intern, sila yung unang magtatanong, mag-resign sa patient, kumuha ng vital signs, kumuha ng medical history. And then, wala ko yung vital signs, mag-asking questions sa patient, nakayungulan siya na patient. And then, kapatid ko ako yung blood pressure niya, bigla siya tumingin. And then, when she saw me, wearing the hijab, I freaked out siya. And then, she was shouting like, what was that?
was shouting and, go away, take her away from me. You know? And then the following day, the chief of clinics and the training officer called me and asked me to remove my hijab. Sabi niya, pag nandito ka sa loob ng hospital, tatanggalin mo yan because of what happened. But for the sake of hijab, I'm gonna reveal my age, I'm 47, that was 1994. So wala pa yung mga memoranda na yun, wala pa yung mga magnakata na yun. So wala kami palala, we have to take off our hijab. Ayaw ako pagkakitin ng din namin kasi nakahijab ako. At that time, meron lang pero hindi ko siya alam. Kaya alhamdulillah, kasi may mga ganito tayong event na para maging aware tayo sa batas na meron tayo. Alhamdulillah, pinakamasaklap, graduation na. Hindi daw ako gagraduate kasi naka-long dress ako. So, common sa college, pag-graduation na, naka-sexy dress sa mga graduate, which is naka-long dress ako. Hindi siya ibang kulay, kasi ang school namin dark blue. So, nag-navy blue na long dress ako, at ang hijab ko, navy blue din. And then, sabi nung guidance counselor ng university na ginagamit, hindi na pwedeng mag-march ng ganyan. Either tigil mo sa likod yung dress mo para makita yung mismo. Allahu Akbar, hindi pwede, sir. Sabi niya, ay hindi. Doon ka sa pinakatulo para last ka magpamarcha. Kasi papalipat ko na lang yung camera para hindi ka makita. Struggle is real, right? Pero, hindi tayo papakabog kasi nandyan yung Allah. Doon mag-invest talaga kung gano'n mo makahawakan yung hijab mo. Hindi sa sinasabi ko ito, Maria, or magmamalaki. Pero alhamdulillah. Kasi kapag ka nag-contrast ka sa Allah, papagalit ko sa'yo ng Allah yan. Hindi lang yung kakinikap. Struggle din yung kasusot nito. Pero kung makiniwala ka talaga sa Allah, magagaanin ng Allah yung kakitan mo. Ito ay patungkol sa pag-apply ng trabaho. Ito ay nangyari sa pamangkin ko mismo. Pumunta sila dyan sa may Quezon Avenue sa isang agency. Nag-apply sila ng work pero na-discriminate sila dahil nakahiyak sila at sila ay Muslim. Supposedly, ayoko na sana mag-abroad kasi gusto ko na mag-stay sa Pilipinas. Kasi kung mag-abroad kasi, nasa malayo sa family ko. So, nakapag-decide ako na mag-apply. So, ako dun sa agency. Naka-aware ako ng hijab, nag-apply ako ng factory worker. Tapos yung sabi nila sa akin, Ma'am, wala po kami tinatanggap na covered yung hair. Mostly na kasi tinatanggap namin dapat open lahat. Tapos, feeling ko ba kayong tanggalin yung hijab mo para mapasok lang sa work? So, nakapag-decide ako, sabi ko, pwede nag-joke lang ako doon. Kasi sabi ko, magulo na ang study na rin. Tapos, yun sabi ko, pera ang hinahanap ko. So, kailangan tanggalin ko na lang yung hijab ko para maka-work. Pero, nakita nilang video ko, Islam. So, sinabi nila sa akin na baka dala-dala mo yung gulo. Baka magdadala ka lang din ang gulo doon. So, naisip ko talaga na discrimination kapag nag-wear ka ng hijab. First interview po, nakapasar po ako. Bale, for final interview na po. Tapos po, itong final interview na po, yung final interview sa akin, yun yung nag-interview kay Ben, yung nag-interview niya sa kanya. So, nakita niya po sa kailita ko na yung religion Islam. Sabi niya, hindi ka ba talaga nag-wear ng hijab? Sabi ko, ever since po, hindi ako nag-wear ng hijab. Sabi ko, tapos sabi niya, bakit? Para makapasok ka ng trabaho, para matanggap ka, kaya tinanggal mo yung hijab mo, sabi niya ganun. Sabi ko, no, hindi ko talaga nag-wear ng hijab, sabi ko ganun. Mas nakita niya na ako yung sa mayroon ako ng Islam, nagyan na lang po ako na tatawagan na lang po ito. Pero yung practicing day ko, no, obedience ko na yun is 2 to 3 days. So, wait ko kami ng 2 to 3 days.
bagay. So, lagi nating sinasabi na support na tayo sa programa ni Miguero, kasi sa kapayapaan sa Mindana. Pero hindi yata umaayon yung ating kapaligiran, lalo na yung mga kababaihan natin na nangangailangan ng trabaho. So, ito yung mga masakit na experiences ng mga Muslim. Hindi lang ito ang hijab forum. For all you know, simultaneously, we have the hijab forum in every student, in Davao, in San Juan, Marawi, and Kilingan. Okay? So, sa susunod na taon, asahan ko ang inyong participation.